Yun o. Good morning mga kalabacha. Ngayong araw ay nandito ako sa Santa Maria, Bulacan. Dahil isang concert na naman ang papasyalan ko. At the same time, isi-share ko rin sa inyo. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara! Lakwacha na! So approaching na tayo ngayon itong Walter Mart Santa Maria. Ito siya sa kanan. Ayan. So kapag nakita nyo yan, dire-diretso lang tayo. Mula lang sa Walter Mart Santa Maria, dire-diretso lang tayo. Tapos may hahanapin tayong kalsada na kung saan tayo ay kakaliwa. Papasok, papunta dun sa campsite. So ito na yung kalsada na tinutukoy ko. Yung intersection na to, kakaliwa tayo dito. Tapos base sa mapa, ito daw ay kay Zero. So, ito siya, bago umakit ang tulay. Tapos mula dun sa kanto, intersection, may natitira na lang na 8.9 kilometers para marating natin yung campsite. Tapos sa harapan natin, ayan na yung arko. Papasok ng Barangay Caicillo. Ayan. Fairness, ang maganda yung daan dito pagpasok mo ng arko. Kasi bago maarating dito, puro lubak at matubig. So far, wala namang ligaw. Basta dire-diretso lang to. Babaybayin muli yung kalsada. O yan, palabas na tayo ngayon ng Barangay Caicillo. Ayan. Alagay. Ganda. Tapos paglabas natin ng Barangay Caicillo, kakaliwa naman tayo dyan. Paglabas nitong ano, Cebu Sacred College. Ayan. Kaliwa tayo dito. Papasok naman tayo ngayon ng mag-asawang sapa. Tapos ang pangalan pala ng kalsada na to ay mag-asawang sapa road. Yan, para hindi rin kayo malito. Tapos mula doon sa arko ng mag-asawang sapa, dire-diretso lang din. Sundan nyo lang yung daan. Tapos kakaliwa tayo paglagpas nitong Alpha Mart. Ito yung may simbahan. Nakita niyo yung simbahan, kaliwa kayo. Mula doon sa simbahan, babaybay lang natin to, dire-diretso. Hanapin naman natin yung Silangan Road. Pagdating natin tong kanto, kakana naman tayo. Tapos mula doon sa kanto, kung saan tayo kumanan, may natitira na lang na 1.9 kilometers. Ngayon naman ay nandito na tayo sa loob ng Barangay Silangan. Ngayon naman hanapin natin yung Peso Farm Street. Tapos doon tayo kakanan. So eto na, yung Peso Farm Street. Kapag nakita nyo itong mga puno ng mahogany na to, yan ang dami sa kaliwa. Katapat niyan, Peso Farm Street. Ito. Ayun o, nakalagay. Peso Farm. Yan. So dito tayo papasok. In fairness ha, malamig dito sa kalye na to. Pagpasok ko, lamig na sigmo ng hangin. Tapos meron din ano, mga puno ng mahogany sa gilid. Ganda. Tapos 300 meters na lang daw. Andun na tayo sa tapat ng gate. Ay, parang yung pinakadulo ng kalsada. Yun yung gate. Pinakatumbok. Ayun no. Oh.
Okay, so nandito na nga tayo sa loob ng campsite. Tapos ang pangalan ng campsite na ito ay Camp Kazoku. Dahil yung Kazoku ay nanggaling yan sa Japanese term na ang ibig sabihin ay family. So ito ay ginawa intended for family campsite. Pero syempre ang mga campsite hindi lang naman yan pang pamilya. Kadalasan pang magkakaibigan din yan at pagbarkada. Pagpasok mo pa lang ng campsite, bubungad agad sa inyo itong kubo na ito at itong store nila. Pero syempre, unahin muna natin pasukin itong kubo na ito. So ito yung kubo nila na good for 4 daw. Tapos ito ay nagkakahalaga ng 900 pesos sa overnight. Tapos wala siyang CR. Bali, ang gagamitin nyo dito kung halimbawa magsi-CR kayo ay yung common CR na nasa gilid ng store nila. Ito naman yung store nila dito sa campsite. Tapos meron na ditong kape na halagang 5 piso. Pwede ka na magkape. Tapos meron na rin ditong mga drinking water. Ayan, sa baba. Kaya hindi na kayo mamumblema. Tapos ang halaga niyan ay nagkakahalaga siya ng 30 pesos ang isa. Dito din pala sa loob ng store, pwede kayo magpaluto dito. No? Meron silang mga silog dito, nagkakahalaga lang doon ng 65 pesos. Pero kung halimbawa gusto nyo rin magpaluto ahead of time, magsabi na kayo sa Facebook page nila. Para kahit papaano, magbigay din nila sa inyo yung rates na nababagay doon sa ulam na ipapaluto ninyo. Meron din pala sila dito ang mga soft drinks. Oh. Ayan. Tapos pwede rin kayo magpaluto ng hamburger. Ayan, oh. May mga drinks silang available dito. Tapos meron din sila dito ang ice cream. Ayan. Nandito kaso nakalak yung ref nila. Pero ayan. Available yung mga ice cream nila dito. Ito naman yung dining area nila sa likod ng store. Dito kayo pwedeng kumain ng mga pagkain na in order ninyo at the same time and yung view sa likod, oh. Ang ganda, oh. Tapos sa gilid ng store nila, ito, nandito yung common CR sa boys and girls na pwedeng i-access ng mga magka-camping dito sa campsite 1. Mamaya lilibutin natin tong campsite 1. Meron pala sila dito yung ginawang area, oh. Ayan, pang-glamping, oh. Gawa to sa kawayan na platform. Tapos may upuan na din doon sa gilid. Sabi ng owner, pwede raw kayong maglatag ng tent dito at the same time magsabit din ng hamok. Ayun, may sinabit na sila doon na duyan gawa sa ratan. Malawak to, siguro mga kulang-kulang 10 tao ang kakasya dito. Malawak siya, yo. May mga nag-camping na rin daw pala at naglatag ng tent dahil ito'y napili nilang ano, lugar. Para nga naman pag umulan, hindi maputik or hindi rin maputikan yung tent dahil didiretso na sa baba yung tubig. Kung mapapansin nyo dito sa gilid, meron ditong mababang area tapos marami or mataas yung damo. Ito daw pala ay gagawin nilang fish pond. Pero ang nangyari dahil nga nag-uulan nung mga nakaraang araw, tumaas daw yung damo. Nakaready na daw to, eh. Lalagyan na lang yata nila ng ano, ng tubig at saka ng isda. Kaso yun nga, dahil sa umulan, tumaas ulit yung damo. Kaya tatabasin na lang daw ulit nila yan. Ayun, oh, kung makikita ninyo, napakalawak nitong area na to. Nagagawin nilang fish pond. Kaya medyo matagal-tagal na pagtatabas ng damo ang gagawin nila dito. Ito yung isa pang fish pond na ginagawa nila dito sa campsite. Tapos kung mapapansin nyo sa banda dulo dun, may tubig. So yun na yung part na naumpisahan nila. Hindi ko lang sure kung nakikita sa camera, pero ayun, may mga tilapia, oh. Ang dami. Tsaka banda dun din, oh. Meron. Ang lalaki. Tapos pwede daw palang mamingwit dito, sabi din ng camp owner. Sa gilid pala nitong fish pond ay mayroong dalawang kubo na pinapaupahan. Ito siya. Ito daw ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. So pag nirentahan nyo to, kasama na rin yung kabila. So dito kayo matutulog, tapos dito kayo kakain. Tapos ang CR daw nyan, ito na. May sariling CR daw yan, ito. So wala na kayong poproblemahin. Hindi nyo nagagamitin yung common CR. Yung view pala ng kubo dito sa likod, ito siya. Tapos ito ay parte pa rin ng ongoing development nung kanilang fish pond dito sa campsite. Actually, itong campsite, may kabuuang sukat daw to na 13 hectares. So, napakalaki yan, no? Kaya kung mapapansin nyo, ang daming puno, tapos may mangilan nilang ano din, structures din na itinatayo sila. Kasi itong campsite na to, nag-start lang to ng November 2022. At the same time, yung owner lang din talaga yung nagme-maintain nitong lugar na to. Kaya medyo may kabagalan nga yung progress niya. Ito pala yung campsite number 3 nila dito. Ito, medyo matataas na din yung damo dito, eh. Tapos yung banda sa harapan dyan, may bike trail daw dyan na ginawa. Paikot, papunta doon sa campsite number 2. Ang problema nga lang, nung pinuntahan ko siya kanina, ang tataas na ng talahib dyan.
parang hanggang Leego na yata. Kaya hindi muna natin pupuntahan yun ngayon kasi makamamaya may ahas dyan. Madeds tayo. So ito yung part na pinapaupahan muna nila or pwede nyo paglatagan ng tent sa ngayon. Ito, sa ilalim ng mga ano, puno ng mangga. Malawak naman siya actually, siguro mga sa tansya ko, mga 20 tao o 30 ang pwede dito. Flat naman na siya, maganda na rin yung tubo ng damo. Kaya pwede talagang paglagyan ng tent. Ito palang area na to, dati ay isang farm. Marami daw hayop na inaalagaan dito, pinapalaki. Tapos, nung naibenta na yung mga hayop, naisipan nilang i-convert na campsite kasi nga nauusi yung mga campsite dahil nga new normal na tayo ngayon. And sa part na to, matataas din yung mga halaman tsaka yung mga damo. Gawa nga ng pag-ulan. Ito, papunta tayo ngayon ng campsite number 2. Kasi kung mapapansin ninyo, meron na siyang daan para sa mga sasakyan. Kaya yung mga gusto mag-car camping, makakapasok sa campsite number 1, 2, 3 yung sasakyan ninyo. Wala kayong problemahin doon. Ito naman yung campsite number 2. Pagpasok mo pa lang dito sa right side, ito pwede na rin tong paglatagan daw ng tent. Tapos may nakalagay sila doon na kubo. May lamesa at upuan na rin doon. So pwede kayong kumain doon. Tapos ito yung pwede nyo paglatagan ng tent. Malaki rin siya. Siguro mga nasa 20 din na tao ang kakasya dito. Dito rin sa bandang taas, may isa ding spot dito na nakaready na din na pwedeng paglatagan ng tent. Ito din siya, sa bandang right side din. Ayan. Kita-kita nyo, malinis na rin naman siya. Tapos kasi laki rin siya nung nado dun sa baba. Ayan, may kubo na rin na may lamesa at upuan na pwede nyo magamit. Ayan, ganda. Ito pa yung upper part nung campsite number 2. Ang sabi nung owner, dito ka daw lalabas kapag pumasok ka dun sa tinuro kong trail kanina dun banda sa campsite number 3. Kaso yun nga, kung mapapansin ninyo, tataasan ng mga damo dito. Ayan, baka mamaya may ahas dyan pag pinasok natin. Dati daw kasi ready na yung trail dito, pero yun nga, umulan, tumaas ulit yung damo, kaya back to zero na naman sila sa paglilinis. Ito yung trail, oh. Ayan, papunta dun. Bali, next time na natin bibisitahin to kapag nalinis na nila. Itong gilid dito, sa tingin ko pwede pa rin ano to, maging tent pitching area. Kasi oh, matataas lang yung halaman niya pero mukhang okay naman yung lupa. Mukhang patag din naman siya sa tingin ko. Di bali, malalaman naman natin yan pagbalik natin dito. Kung talaga itsura niya pag wala na yung mga halaman. Dito sa gilid ng campsite 1, meron din sila dito isa pang area na kung saan may malaking kubo. Ayun oh. Tapos ito daw ay 100 pesos per hour. Ayun, nakalagay sa gilid. Ayun. Tapos malaki siya sa loob oh. Ayun, may mga lamesa na rin tsaka upuan. So pwede kayong kumain dito. Ayun oh. Bali, itong area na to, kapag inoccupy nyo daw to, kasama na daw dyan yung kubo. Bali, yung rates nyan, ilalagay ko sa description ng video natin para kahit pa paano may idea na kayo. Ito yung fish pond na tapos na. May mga isda na dyan, may mga isdang tilapia na dyan na pwede kayong mag mamingwit. Tapos sa gilid nyan, ito, meron din sila itong nilagay na platform. Pwede rin daw dyan maglatag ng tent. May isa pa dun. Ayan, tsaka ito din, meron pa dyan. So sa mga platform na yan, pwede kayong maglatag ng tent if ever gusto nyo ng glamping experience. Yung area na to, yun yung campsite number 1. So hindi ako lumapit doon kasi may nagka-camping doon. May natutulog pa yata. Kaya hindi muna tayo pwedeng mag-vlog doon. Baka magising sila tsaka maingayan. Doon may specific area kung saan pwede ka mag-pitch ng tent. Tapos dito naman sa part na dito, meron dyang ano, kubo din na 50 pesos per hour. We'll be right back.
Okay, so yun na yung kabuuhan nitong Kazoko campsite. So kung mapapansin nyo, konti pala yung structures dito na may offer nila sa mga campers. Pero ang masasabi ko dito sa campsite na to, ang isa sa ipinagmamalaki nila, talagang tahimik daw talaga dito kapag gabi. Tsaka pinapa-implement daw talaga nila yung pagdating ng 10 PM, as in talagang wala na mag-iingay. Tapos yun nga, ito ay nire-renovate pa lang, no? Gawa nga ng tumataas yung damo. Tapos yung iba, ginagawa pa lang din. Tulad yung bike trail, ini-improve pa nila. Tapos may gagawin pa yata dito na swimming pool. Kaya malamang sa malamang re-rest baka natin itong campsite na to. Para kung ano man yung update, eh, maiparating ko rin sa inyo. At the same time, makita nyo na talaga may nagiging improvement itong Kazoko campsite. Maraming salamat nga pala at shout out kay Ma'am Axel. Siya yung owner nitong campsite dahil pinahintulutan niya tayong mabisita itong campsite nila para kahit papaano ma-share ko rin sa inyo na may maganda at payapang campsite na matatagpuan dito sa Bulacan. Pero syempre last but not the least, shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mabisita natin, no, itong Camp Kazoko na matatagpuan dito sa Barangay Silangan, Santa Maria, Bulacan. Kaya hanggang dito na lang at huwag na magkakalimutan na kapag gusto ng good vibes, mag-subscribe! Salamat!